bola, quanto faz mais cedo, mais bom, espera o tempo, para ir growing, bola de bola. Now you can get your hand to it heavily on me. Then my strength was gone, as it was hard to eat. So, I confessed my sins, and I don't know you, and I said, I told the Lord, it's one of my sins. But you forgave me, and took away my guilt. Now you can learn both your religion and sin and forgiveness. I just found a dialect. Tatawarin ko tayo sa inyong mga kasalanan. Pupunasan ko, papawiin ka alisin ng bahim ng karunihan. Pagpapalaan ko kayo. Hindi lang tatapag sa akin ang mga kasalanan. Hindi kayo pinatago, hindi pinagkakaila. Tatawarin ko kayo. Lumakasin ka ang din ng Diyos sa atin. Ang religious intercessors and Christo between na ng daming name. The business of forgiveness complicated and expensive. Pero kung sa Diyos lang ako na magpapagay sa akin, huwag kayo magkaila, patatawarin ko kayo, hindi matatagal yung guilt nyo. Ang hirap natang mag-iipi. Pero mga religious, wala nyo nagpapag-iipi. It is a judgment for people who are guilty. Pero ang Diyos sabi niya, huwag nyo natin yung guilt nyo, gusto ko kalong yung loob nyo. At sabi nga yung mahawin, bago ko pinagtapat. Bago ko inami na binigay ng tawag ng mga kasalanan ko, kasakit ang mga buto ko. Para kung may buong damso, umakatungan ako araw-gabi sa sakit. Araw-gabi na kapidat ng pasanin ko at ang aking lakas ay parang sinisiksik ng hinit ng pangaraw. Kaya nga nga, di pinagdaki ko sa isa ng mga kasalanan. Wala akong iniwan. Kinigay ko ng tawag. At pinatawad niya ako. Pinalis niya ang aking heavy guilt feelings. Ang ministry ng Diyos ang alis ng guilt. Ang ministry ng mga religyoso ng kapahirap ng buhay ng atwa ng pag-guilty. Kumusta? Ang nandami niya ngayong oras na ito, kalibay po ng tunog ng guilt o malaya ng nakahan. Hindi dahil huli kayo, hindi dahil tayo ay perfect, hindi dahil nagtatapat tayo sa Diyos at pinapatawad naman na tayo, pinagtatapat tayo. Mahirap ang dala ng isip yung guilt. But guilt, forgiveness, peace, are all thoughts. Mas isip yan. Confess, and to peace. Diretso sa Diyos. Hindi mo kailangan tandaan kung ano yung ilang tao yung confession mo. May bayad pa. Diretso sa Diyos. Yan ang gusto niyo. Yan ang kinatalayan niyo tayo. Hindi na tayo hinahanap ng perfection. Ang ginawa niya para mawala yung guilt natin. Hindi sa nagkatagpuan ng 100% holiness. Ang tapat na lang, hindi mo nang bawan. When you are wiped clean, not because you are clean, but because you are made clean by God's kindness, and especially by God's kindness through the work of Jesus. Romans 8, 22. If you belong to Christ, you won't be punished. Kasi ipapakatapagot pa, ay, Kristiyano na ako, pero nagkasala ako. Meron naman ako parisahan, tanggal ka naman ang salvation ko. Si Tami naman, if you belong to Christ, you won't be punished. Bakit ang alit? Gusto yung may punishment. Ang gusto pa ay walang teacher, lagi may punishment. Kasi din may punishment, nag-guilty ang mga tao, kaya nag-guilty, mas matali silang pasanurin. If you belong to Jesus Christ, you won't be punished. Ay, ito na intindihan niya. The Holy Spirit will give you life that comes from Christ Jesus, not from your own deeds, not from your own performance, but from Christ Jesus, and it will set you free from sin and death. When you are freed from sin, it doesn't mean you are freed from committing sin because I'm Antichrist ka ha? Once in a while, you fall and commit sin. So what does it mean you will be freed from sin? You will be freed from the punishment of sin because Jesus took the punishment. And you will be freed from the guilt of sin because when you know that when you confess the Lord, he forgives, therefore you are free from the guilt and the punishment of sin. But no Christian is really free from the actual act of doing sin because God knows that we are not perfect, God knows that we are dust, kaya naglagay sa tandaan para mapatalik ang lahat ng nagdadaga confession. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive
forgiveness of a new time. Hindi yun mahirap maintindihan. Kalawa ang mga nasa Panginoon na lagi pang guilty, lagi pang matatako, lagi pang nag-iisip na siya mapaparusahan o wala sa presensya ng Diyos, etc. Be free in Jesus and freedom is up. Ang yan ang sa isip yan. Meanwhile, the thought of torture is punishment. Pag-iisip mo na mamalasahan ka, naisip mo ang dugo na lang dugo, naisip mo dadali ka sa impyerno na naman, nasa pangyayari ka na, ikatorture ka lang. Nawawala yung joy of your salvation, bagamat hindi nawawala yung salvation. Romans 6:14, don't let sin keep ruining your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Hindi ang ibig sabihin, don't let sin keep ruining your lives, eh, dapat hindi ka nagkakasala. Ang ibig sabihin ay, yes, nagkakasala ka pa rin, hindi na talaga perfect, ang kapatid mo, ang mga kasama mo, nagkakasala pa rin. Pero, huwag yung takot sa parusa ang maghari sa buhay niyo. Ang paghari niyo sa buhay niyo ay ang Diyos ang kanyang kapahitan at hindi yung law na nangibigay ng punishment. Romans 6:14, read it back over and over again. Don't let sin keep ruining your lives. In other words, don't let the fear of sin and the guilt of sin keep ruining your lives. You are ruled by God's kindness, not by your perfection, not by the law, or not by obeying the law. It is the kingdom of sin. And the only way is to not be a slave of the fear of sin and punishment. But of course, it's always preferred that we minimize sin. You cannot be sinless, but you should sin less and less and less. That is desirable. But sinlessness is unattainable in this life. Sino man ang mag-iisip mo na laging nagbibigo, laging nagbibirti, patatorture, wala yung peace. Kaya alam mo na hindi yun ang tamang living eh. Kasi pagtama ang reading mo ng scripture at application, ang bunga, peace. Heart of sin is master. But the heart of life in Jesus is a liberator and your new master. Ano kinaalaman ng mga verses na yan? Sinusunod yung pag-usapan, the discipline for peace of mind. Ito sa isa lang naman natin ang mga pwedeng magtanggal ng peace of mind, di ba? Ano disiplina ang kailangan natin para maghari ng peace of mind? Unawain nito, thoughts become emotions, and emotions become blood chemistry. Pag may naisip ka, magiging emosyon nyo. Ado nakakalong ka pang naisip mo, lulong mo ka, nakakasaya, sasaya ka, nakakapagpaselos, magkaselos ka, nakakapagpaingit, naiingit ka. Basta may inisip ka, magkakaroon yun ang emotional equivalent in your system. And your emotion will change your blood chemistry. Napatunayan ng siyensya yan. Dahil ka ang pag-iyak, bakit ang iyak ng iyak bago matulog, hindi ka kasarap ng tulog? Kasi napatunayan na sa luha, kasama yung mga toxins, mga lason related to stress. Yung nanginigas ang katawan mo, yung ikaw ay halos yung mata yun, yung hirap-hirap pa. Yung toxin na yun, lumalabas kasama ng luha. Kaya nalungkot ka, lumuha ka, lumabas yung toxin. Kaya yung mga hindi umiiyak, yung ayaw mo umiiyak, magkikinas-kinasa niya, nabigla na yung mga sin. Kasi hindi na ilalabas yung emosyon. So, kung anong iniisip mo, magiging blood chemistry. Science has proven over and over that toxic thoughts show up as disease. Yung mga indikera, sedosa, inisim, kasamain ng loob, pagbabalitin, mga laging na negative emotion, marami ang sakit. Kasi ang negative emotion changes blood chemistry, changes heartbeat, changes yung mga blood vessels, isikip, kung nataas ang blood pressure mo, kaya ka rin nakasakit. Di ba sabi na dapat kung naiibig mo na, baka ka rin pag-iawa, baka dapat ang pangalan, pero ang blood emotion turning into disease. Kasi yung naiibig siguro, lagi mo kuyat, ayan, napapanayaan ang kasarili. Lagi nakakalong baba, kaya yun naman ang meron ngayon natin po.
Dan ini. But the general idea is this. Your emotion affects your health. Negative thoughts are in the mind, cause problems like high blood pressure, digestive problems. Subukan ninyo kayo magpapainterview o kakinta o tutula o haharap sa pamilya kung gagawa ng sanding mga kanerbiyos ng inibas ang isang niya. Para kaisipan ito. O kaya, nakaka-LBM, o kailangan ko na magbiba sa tayo. Kung ang nerbiyos, kanong kinalama sa digestive system mo? Meron. Negative emotions affect the digestive system. Di ba kaya ako nalulong ko tayo, di ka makalulong ang pagkain, hindi ka makakain, di ka matunawan, anong kinalaman mong chan mo? Doon sa boyfriend mo, nanakita mo may ibang pathway sa mall. Bakit hindi ka makalulong? Anong kinalaman ang lalamunan ng lubod? Pero, kasi yung emotion mo nakakabit o sa iyong panawahan. Kaya ka naman biglang tinextak ka ng sa kapal na kailangan, di rin ako. Mas kapsarap ng mga at kumain, ang mga mga ako mo ay talagang wagas. Dahil sa text. Ano ba yung text? Letra. Nag-iba lang naman yung letra. Nag-ibot ng brain na ibig sabihin. Binasahin na niya ng emotional value. Sumaya ka. Sumara. Ang nagkakandang mong kinakain. Dahil sa yung emosyon. Pero ano naman ang sarap na kinakain? Nakaalala mo na yung boyfriend mo, iba kami pag-date na iba. Ano kung wala ka rin kung nalagay na siya? Diyan nga yung sa gabi na yun. The heart is deceitful above all things and beyond cure. And again, mind for heart. Kaling nga ba yun? Ang katawin ko na ito ko is huwag padala sa isip. Controlin ang isip. Dinadala ka ng isip mo sa natatakot ka, dinadala ka sa mag-resellos ka, dinadala ka sa malalit ka, huwag kang padala sa ang controlin mo. Problems lang if you're going to trade you with you with things. On your mind, you're playing tricks on you. Nakakita ka lang halimbawa kung anong papel na may telephone number sa bulsa na iyong asawa. Your mind will play tricks. Kung ano ano na ang nangyayarin ko, ano yung buong-buo na yun. Dahil sa kasi nag-objecting, ano may nag-gen ng iba, paano sa mga talagang kasama. Dahil paglaba ba malakisip, ang dadalim ka, actually, sumusunod mo ang bakal. Alam mo naman ang isip mo kasi yung takbo ng utak mo, kaya doon kayo niya nadalin. Kaya kung saan isip mo, pagdating ang isip mo, mag-practice ka, hindi nagpupunta yung iniisip mo. Kasi dadalin ka naman ang ating kaliwag yun, ay maating yung call. What you think of, you see. You imagine, you dream of. That's why dreams can become your realities. Pagkaan ang bubuhay ko sa pagpasya. Maraming mga tao dahil sa fantasy. Nagkakasal sila isang tao na gusto nila, ini-imagine nila, na gusto din sila. At hindi naman sila magkakilala. May mga tao na sa public places, pag may mga kasama sila vlogging ng bunde, mga opisina siguro, mga restaurant, o mga public places like this, napapansin nila, may interest nila, laging may nakatingin. Doon sila uupo. Kasas nila kita mo, tinatingin sa akin. Create illusions. Paano hindi ka makikita? Kahit saan mo yun, nakapalambra yung mukha mo doon. Kung dadaan sa kinito ng corridor, nakakalak ka doon, dadaan sa mga kaman, nandun ka. Kapag sa sarili mo, sinusundan-sundan ka. Illusion. Dapat kinikilala mo kung anong illusion na yung realidad para makatumbong ka sa lupa. Thoughts could become lifestyle. Pag nag-iisip na lagi na mundunan lang ang lumukas, hindi ka na magtatrabaho. Kapagigay mo na mga property mo. Tapos hindi ka nakabuna, wala na yung property. So, ito na lang. Eh, baka mo nabuna na ng property na parang bakit ka nang sumabay ko? Nagbukuro na ako po doon, magbibigay na ako sa trabaho, hindi ko na papapasukit sa sila mga anak ko. Bakit mas sumabang nakabuna lang ang nabuna ng mga anak ko doon sa school? Kalau ada yang ingin isi, kita akan melakukan. 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 Kita akan melakukan.
gratis a Dios. Yo le agradezco la presencia de Dios. Hoy estoy cantando. ¿Por qué me dice que toco a Dios? Me cuestiono que yo un hombre. Acá me dice que a Dios se me toca a la cama de la reunión. Si me dice que a Dios me toca a la hermanita. Pero acá me dice que a Dios me dice que me toca a la cama. What do you think of God? The presence of your behavior. Nagiging sa lamenta ng iyong isip at nakikita ng kapwa kung ang iyong isip mo sa pamamagitan ng mga kilos. Mark 7:20-23, Jesus said, what comes from your heart is what makes them dream. Out of your heart and evil thoughts. All this comes from your heart and they are what make them fit towards your body. And the end heart is to be never mind. Sabi ang lahat ng gagaling sa isip mo. Kaya ang ganda ka ng damit, kaya ang ganda ka ng kumain, kaya ang ganda ka ng nilos, kaya ang ganda ka ng kasalang buha, matagal ko sa tao, kasi ganda ka ng isip. Ngayon, gusto mong palitan yan. Pagpilitan mo ang parahan na iyong pag-iisip. Kasi yung isip mo ang factory ng lahat ng ginagawa mo sa buhay, din yung nagbunila. And if you don't watch it, thoughts can vex, trouble, and stress you. May bagyo. Luna ng isang pangkas ng Jesus at ang kanyang mga alagad. The same bagyo. The same tangha. Group 1, worrying. Yung mga disciples. Group 2, nag-iisa si Jesus, sleeping. Magkaiba kasi sila nang iniisip pagkakas sa bagyo. So, meron relaxed. Kung isa nga, ibig-ibig mong naingit ka sa mga tao kung sobrang relaxed. Wala na kayong pambayad sa kuryente, ang sarang relaxed ka. Ikaw worried na. Diba? Wala kayong kakainin bukas, wala pa kanilang mga bata, yung asawa mo relaxed. Ikaw, naroon. 20 years later, parang parang kayong buhay, pero ikaw kumain, tumanda. Siya, relax pa rin. And this way, ibig sabihin, mabuti pa yata ito. Ganito, sobrang relax eh. Ako, pagbubakan yun dito. Yun ang blessing sa mga relax. Yun ang nagtagod na pangon. To keep them relax. So, sobrang kasi responsible. Wala pa lang kayong kakainin, wala siyang ginagawa. Subukan mo wala rin gawin. Pag parang kayo dito, may gagawin na rin yan eh. Kailangin mo kasi sumasapot yung problema, sinasabi, hindi nag-relax ka. Yung kapatid mo, sobrang relax kasi umakasa sa'yo. Mag-asawa, umasa sa'yo. Nag-anak, umasa sa'yo. Pagod na pagod ka. Subukan mo bitumin yung mga yan, pag hindi kumilos. Hindi na naman kasi ginumuto, matalang ngayon, hindi ako mapagod, relax ka. That's life. Choice mo yan eh. Yung isa parang yung sumpat, yung sobrang responsible, ano? Lalo sa mga pamilya, pag maanda pa lang, naka-identify na lang kung sino yung responsible, lagong kabuong buhay. Magpapabaya sila kasi alam mo, hindi mo matintiis. Subukan mo ang tiisin. Baguhin mo yung pag-iisip. Hindi reklamo ka ng reklamo, para makabakar din ka, para makabakar din ka. Eh, lagi ito kasi sinasabi, kaya ako malaglang. Pag hindi nagbago ng pag-iisip ka. Isa yung mga sabagin ko sa kasi mo, nagiging konsentido ka. You are already tolerating very bad behavior by rewarding the lazy and punishing the merciful. Yung ba ang justice ng Diyos? No. If you always hover in spirit, identify why. Daniel 7:15. I, Daniel, was troubled in spirit. And the visions that passed through my mind disturbed me. You see? Yung mga mahilig makakita ng vision, lagi lang yung disturb. Well, once in a while, there are people who are really given visions, so they could warn others. But most of the time, hindi ng vision yan eh. Subdivision, guni-guni. Marami mga self-appointed prophets, nakakakata ng demonyo, kahit sa kasa ng siya. Pinatakot ang buhay niya, pinatakot ang lahat. Everything is in God's hands. Why try to control what you can control? Ano ang nakapagulo sa ating isip?
izin, selain yang izin, dan oleh yang izin. Fas yang kan, kisuh, dan yang nafsu. You see, in the same mind, fas yang kan stress you to thrive. But also in the same mind, fas yang kan relax you to flourish. So, bakit naman patapasok na lalik na kapastress, bakit hindi yung nakakalax? Manawag na ng sili, horror pa. Pati na ng comedy. At lang sa pinagpapag pa, nagbayad pa ka para kapalungkot. At pinagpigat ang dingding ko paglabas, kumagpapag na kapalabas ng sili dahil ang lungkot. Why? Make a choice. Psalm 119:52. I remember, Lord, your ancient laws, and I find comfort in them. So you see, ang daming laws, there is no focus dyan, yung nakaka-relax, yung nakaka-comfort. E di ang buong sa buhay niya, comfort. Psalm 27:4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord. Isa lang naman ang ibig ko sa Diyos, sabi niya, araw-araw ng pinagsakayang kahanan, nakapagbang, magmasdan ko, malini-lini na isip-isip ko, na kanya kagandahan. Because beauty relaxes. So, sa kanyang gusto kong magpunta sa church araw-araw, para ako ma-relax, para ma-enjoy ko ang lagahan ng Panginoon. Tapos ang pwede naman, maraming mga bully, maraming mga huwes, maraming mga hukom, maraming mga abogado, umuusig sa'yo, umidyan sa'yo, hindi nakaka-relax yun. Hindi dapat gano'n ang atmosphere in the house. And you know, as you think, you become. You become, you are, you are God's. At talaga ang identifying ng ating pagkatao, hindi ang ating pag-iisip. Ikaw, ay ang pag-iisip mo. Ang pag-iisip mo ay ito. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Paano ka mag-iisip? Magiging ganun ka. So change your life by changing your thoughts. Kasi sabi na natin, change, makapastress, makakagulo. Hindi mo nakakapagpasaya, hindi mo nakapalitan, dahil masaya na kayo. O kaya, palitan niya lang, tapos nakakasaya pa. Woman is said to, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Gusto ng Diyos, relax ka, peaceful. Ayaw niya na ikaw is stressed. And vexed, and troubled, and afraid. Hindi business ng Diyos manako. Business niya ang magkatahan, umiiyak, magpapayapa, umalo-alo, para tayo madahin. 1 Corinthians 4:20, stop thinking like children. In regard to even the infants, but in the thinking, the adults. Grow up. Tigilan ang pag-iisip ng bata. Halos hindi ka na talaga bata. Baguhin ang pagmamaraan. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Magagawa naman, I did not childish ways. Ganun din tayo sa ating spiritual na bata mag-mature. Change what gives you trouble. Change the way you think so that you will be happier. You'll be more peaceful. Think your way into mental, emotional, and physical rest. Yung kapahingahan para isang pupuntahan, yung pag-isip, yun ang ruta na binabagan mo. Mag-isip ka sa paraan, ang ending, restful. Ang ending, relaxing. So think your way into rest, into relaxation, and into peace, into serenity. 2 Corinthians 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself out against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient
Jadi tidak nyanyi nak buat nak ada pengalaman kuliran, pengalaman kita mulai. Nabi Muhammad dan satu lain dapat akhirlah dan sejauh. Tapi kita dibilang nami dengan rumah ini isip nami. Kain Kristo. Dibilang tidak nanti, ini belum tidak nyapus nami nami mengutat. Para itu pasal berindah Kristo. Ini kesempatan. Tapi ini lah yang terkesan penjalanan kebanalan dan mengakai religius Tuhan. Ini juga sempat menghadap bangkiri dan kepayapaan, kepayapikan, karena nasyang ibi kudirinan Dios kepada kebitan Yesus. Pembinaan bangga dimundurun kami, dan ada mengatakan penyelidari baka memundang baka Dios, pero kalau orang hendi, baka kandulo, baka kapagkandulo, baka katakot, ini yang dahil sa Dios, dimabangga dimundurun kami yan, yang isap pangkumari. Kung paano malalaman na masarapan mo ito, ang pinitman mo na, doon na malalaman kung tama ang interpretation of God's word. Pag ang ending sa buhay mo, peace, serenity, love, quietude. Yan ang tamang bunga, ang tamang interpretation ng salita ng Diyos. Kung kaya yung tapat mo ang bunga, yung galing ka, naging judgmental ka, matakot ka, hindi ang dapat ang bunga, mali ang nasa. Sabi ng society, but you might want peace, but you might want life, but you might want abundantly. So alam mo kung tama. Basta alam mo kung bang tama ang interpretation. Yun ang ending, kumapayak ka, kumapahimik ka, yun ang tama ang interpretation. Siyempre, nabibigay ka, nabibigay sa mga mali, para itama mo. Pero hindi ito na po, nalimbalik kaya na, na pangharihan ka na ng takot. Kasi, okay, nag-realize mo ang lika, eh, hindi mo makitama-tama pa ngayon, nakulang ang pagkatama mo, hindi magpapatak ka sa Diyos. Kung meron tayong confession, may forgiveness ka na. Peace ka na ng hindi. Choose what you get off. Choose what you dwell on. Kaya natin pinipili mo kung saan bahay ka dito na, saan barangay, sa loob ng bahay, saan kwarto ka, sa isang bulwagan, saan sila ka uupo. Pinipili mo kung saan nalulubahan. Lalu yang nak tahu alam bingkiran, mana diisikan? Sebab diisikan asal lembaga utak, bukan asal lembaga utak mana yang kita pakai dalam makan diri, makan bahasa yang katawan, tidak membuat anda lagi mulai. Asal dengan Hebrews 3:1, fix your thoughts on Jesus. On Jesusness, on peace, on love, on forgiveness, on kindness, goodness, on mercy. Ang magigyan ko na ng kapayapaan. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Bantayan ba ang iisip? Kasi dyan magmumula ang tunay na buhay. Ano ang iisipin ngayon? Ano ba ang dapat iisipin? Hindi ko yung budget and change. But you can modify or improve. Think only when thinking about it can and will help improve it. In other words, kung balahin mo lang yung solusyon. Ang ganang solusyon, hindi problema, hindi dapat problemahin. Kasi ang definition ng problem, may kapambala solusyon, dapat lang hanapin mo at itaka. Kung wala pong solusyon, pwede hindi problem, hindi problema, tanggapin mo. Nakahimik na, hindi problema yung wala problema mo. Do not have your friend. Do not worry. Especially about what you can change, or what you should have even changed in the first place. Matthew 7:4, therefore do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day is an afternoon of its own. Kung lumahin mo lang yung ito, malapit, kaya mong ipuhin yung malayo, huwag mo. Hindi mo nga alam kung darating yung malayo. In a film, you have overthink about what cannot be changed. Yung anak ko po ayaw magbago. Hindi mo magbaguhin. Ayaw pala magbaguhin. Makita ko ng problema. Ang kasama ko po ayaw magbago. Ginawa pa nila lahat. Eh, hindi pinigil ka ng kami ko. Ano ba? Bago ko lang. Hindi na lang magbago. Ayaw na pag-isipin yun. Kaya ako ba na-memorize siya? Ginapano mo yung ayaw magbago. Hindi mo nga tanda ka sa buong indoor sa kader at mapagod ka. Do not think
sebagai kemampuan mumpung di biasanya. Dan bisa menomen. Just what you want, get rid of all bitterness.
rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Not a box that can pass along from the behind, your box, your mind. Malayangan ang dekat lang sa mga panggaraon, yun ang mga detox, at ang panggaraon ng detox, pero hindi mo ang panggaraon ng isip, at ang pinakamaraon ng toxic elements na pumapasok. Direct, your thoughts. Tuluhan, utusan, kayan, at isip. Colossians 3:2, set your mind on things above, not on earthly things. Set your mind on things that give peace and serenity, not on those that trouble you. Kaya mga kapatid, let it be early, discipline your mind. At yung isip ay pumunta ka kung saan-saan. Hoy, liko ka dyan, alis dyan, hindi ka dapat dyan pumunta. Discipline your mind. Psalm 139:23-24, search me, O God, and know my heart. It means know my mind. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, or in the way I think. And lead me in the way everlasting. Suriin ko ang isip ko, ang pag-isip ko, ang pag-iisipan ko, at hayin niyo ang utak ko. Sa tamang taon, magbibigay ba buhay na walang hanggang, buhay na masaya, buhay na pain. But if our minds are ruled by the Spirit, we live in life and peace. So, pag halik ng Spirit ng Diyos, ating kukote, kamisi. Proverbs 3:32, those who disregard discipline despise themselves. But one who gives correction gains understanding. Discipline and thinking is very important. Proverbs 4:23, above all this, guard your heart or guard your mind. For everything you do flows from it. Bantay na ang isip kasi lahat ang ginagawa niyo doon ang bumula. Nandiyan kayo ngayon kasi diyan niyo pinapuntang yung isip. John 1:27, sabi ni Jesus, I am living, you will be the gift. He said, man, and have it. And if he's a gift, it's a gift, the world cannot give. So don't be troubled, and that's it. May iiwan ako sa inyong regalo, kapayapaan ng isip, katahimikan, katiwasayahan. At ang katiwasayahan ng ang anong bibigay, hindi ang naibibigay ng mundo. Kapaling kalag na ang bibigay ng mundo, ay gulong. Pero kaya huwag kayong matakot, huwag kayong maganda. First Corinthians 9:27, na ating open ng Lord, I keep my body under control and make my slave. Apply it to your mind. You say, I keep my mind under control and make it my slave. Sa ngayon ng buhay,
Nagbubuli naman ng isin, urot ako, urot ang nagba. Hindi naman ay yun na. Sabi ni Lord, huwag niyo mas-surprise sa na-trouble. Kasi huwag niyo walang trouble. Matagal na trouble.